straight to the point, live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, straight to the point. Muli na babalik tayo, lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At ating pag-uusapan sa gabing ito ay patungkol ito sa payag ni Mr. Dan Maasin sa Revelation Onoges na kanya sinasabi na Sabado daw ang naturang banggit sa Biblia na Lord's Day at hindi Sunday. At ito ang tatalakay natin sa gabing ito. At bago natin ito tatalakay, manalangin muna tayo. In the name of the Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. Amen. Well, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Patris, et Filii, et Spiritu Sancti. Amen. Straight to the point, live on the spot. On the spot. So, magandang gabi sa lahat, no? Lalo-lalo na sa mga nanonood sa ating live diyan sa may punto por punto. Magandang gabi po sa inyo lahat. At magandang gabi kay na Reverend Father Darwin Diotiano sa lahat ng mga nanonood sa ating live. At magandang gabi diyan sa ating YouTube channel, Lagpay Katoliko. Pagkasubscribe na lang po, ha? Para sa mga ganitong usapin. Bueno, hindi na natin ito patatagalin pa. Atin na munang bigyang pansin itong si Mr. Dan Maasin patungkol sa kaniyang limang patunay daw at pinakamatibay na ebidensya na at patunay na ang Lord's Day ay Saturday at hindi Sunday sa Revelation chapter 1 verse 10, no? Tignan natin to kung ano ba talaga ang kanyang pahayag with regards about this issue, kasi maraming mga Katoliko ang nalulito at naniniwala pa rin sa kanilang mga payag. Now, kung titignan natin itong mga payag nila, hindi po tugma. Wala po itong katotohanan. Kaya nga nagtataka ako nito kung bakit itong mga kaso mga tao ay nangaral pa rin, kahit wala namang authorization. Nangaral kahit walang authorization. Tayong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Okay. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Oras sa 46 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Magandang gabi sa lahat. Watching from watching from Sagay, Camiguin. Si Mr. Tumul. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa Saudi Arabia, si Iman Tubulan. Magandang gabi, kuya, si Yana Barrera. Magandang gabi sa inyo. Itong si ano, walang-walang ko na, si Jisjik Maslog Bar Tolabah. Gandang gabi daw. Sino ba ito? Wala namang profile picture ito. Morning! Sino ba ito nakigreet ng good morning? Si Wada Fernando Guilino. Gandang gabi po sa inyo lahat saan. Sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon, ipi-play natin itong live ni Mr. Dan Maasin. Ipi-play natin itong live ni Mr. Dan Maasin. Gandang gabi kay Melvin Marapaw. Ipi-play natin ito, ha? Ipi-play natin itong live ni Dan Maasin at magbigay tayo ng komentaryo sa kanyang live. Ha? Ayan, ang nangyaring payag niya, hindi naman ito, kuhan.
4 hours pa lang, ha? Sabi niyo, limang patunay na pinakamatibay na ebidensya at patunay na Lord's Day sa Revelation on the Jews ay Saturday at hindi Sunday. Ito, papapasokin natin ito payag ni Dan Maasyo na. Dan, pasok man! Limang pinakamatibay na ebidensya at patunay na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Saturday at hindi Sunday. Ito, may intro pa siya. By the way, ginagamit niya ang intro niya. Ayan o. John chapter 1 verse 3. Hindi po inyo to. Ha? The Catholic Epistle of St. Jude. Hindi inyo yan. Walang Seventh Day Adventist na letter. Wala kang kinalaman dun. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong gumagamit sa hindi naman inyo. Ha? Huwag kayong gumagamit sa hindi naman inyo. Kung pagbabatayan natin ito, Santo po ito na Simbahan Katolika sa St. Jude. At hindi ito sa Seventh Day Adventist. Hoy! Maya naman kayo sa sarili ninyo. Ito yung mga intro niya. Ayan o. O, sandali lang. Not from... Ayan o. Una, ang Sunday ay hindi galing sa Biblia. The Day of the Lord, Dies Dominica, was chosen. Not from any directions noted in the scriptures, but from the church sense of its own power. So, ang ginamit ni Dan Maasyo na source, itong St. Catherine Catholic Church, Algonac, Michigan, May 21, 1995. Hindi ko alam kung ito ba'y quotation lamang sa galing reliyon na isinali sa libro nito. Ha? Hindi natin ito, Kwan, ha? I do not believe this. Itong source na kinuha, sayang lang. Ano, pag mayroon tayong abuse, makikita natin ito. Hindi ko ito tatanggap po ng source niya unless and until kung makapakita siya ng whole pages nito. Ang ginamit niya, Xerox, at nilagay niya sa ano, yung mga kutusong putol. Ha? Ito, siguro, Kwan ito eh. Ayan, ha? Perhaps the boldest thing, the most, revolutionary change that church ever did happened in the first century. The holy day, the Sabbath was changed from Saturday to Sunday. Ito na. The Day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any direction noted the scripture, but from the church sense its own power. The Day of Resurrection, the Day of Pentecost, 50 days. Hindi natin ito tatanggapin unless and until kung maipakita niyang lahat ng kopya nito, yung pinaka-whole page talaga. Now, ang sabi niya, ito, makinig muna tayo sa pahayag ni Mr. Dan Maasyo na para magkaunawaan tayo. Ayan yung nagiging payag niya. Dominica was chosen. Tingnan natin ito, ha? Ang Sunday ay hindi galing sa Biblia. Oo. Oh. Ang Sunday daw ay hindi galing sa Biblia. Marami tayong mababasa ang bersikulo sa Biblia na nakasulat Sunday. Ha? Nakasulat Sunday. So pag hindi galing sa Biblia ang Sunday, saan galing yan? Sa newspaper? Saan galing yan? Sa pambalot ng daing? Pambalot ng mangga? Yung Sabado? Saan ang galing din ng Sabado, di ba? Mga salitang yan ang nanggagaling sa mga Diyos-Diyosan? Bakit inyo ina-accept yan? Akala ko ba hindi kayo naniniwala ng mga Diyos-Diyosan? Ha? Dan! Straight to the point! Live! Akala ko ba, Dan? Ano ba ito? Hindi galing sa Biblia ito. Tuloy natin itong ginamit niya. Catherine Catholic Church, NL. Mga references ito, ha? Michigan, May 21, 1995. Ano ba? Ang Lord's Day na nasa Biblia ay seventh day of the week. Walang tumututol dyan, ha? Walang tumututol dyan. In fact, tama yan. Question, ano ba ang seventh day of the week? Ha? Kung pagbabasihan natin ang kalendaryo,
normal Sabado yan. Pero hindi naman isyo kung ano ang Seventh Day of the Week dyan. Kung alam niyo lang ang kanyang topic, i-prove niya na hindi Domingo yan, hindi Sunday, hindi Linggo. Bakit kinukot niya ito na Lord's Day, nasa Biblia, Seventh Day of the Week? Wala namang problema. Kung batay po sa mga Hudyo, ang counting nila kasi gumagamit sila ng kalendaryo. At ang sa Biblia, ang prinsipyo ng Biblia, 6 days of work, trabaho. So ang trabaho ni Dan Maasin ngayon, i-prove niya. Ngayon, sinong Bible scholar, wag lang yung Seventh Adventist kasi normal na ang Seventh Adventist ay pabor sa kanila. Sinong Bible scholar na nagsasabi na ang dayag nito, Revelation Onages ay Saturday? Lima lang patunay mo? Wawa ka naman? Ako ha, hindi sa pagmamayabang. Meron akong correct na if I'm wrong. Iisa-isahin natin to. 8 translation, 8 version of the Bible na mababasa talaga letra per letra Sunday. Ha? Ito, tandaan. Straight to the point. Live. On the spot! On the spot! Oh, Dad! Ona! Kung i-deny, pakinggan mo natin yung payag niya, Lumbo, kasi per minutes lang ito, ano? The Faith Explained 3rd Edition. O, gumagamit when ito ng mga librong Katoliko. In Old Testament times, it was the seventh day of the week, the Sabbath day, which was observed as the Lord's Day. Pangatlo! Walang mababasa sa Biblia na inilipat ang Lord's Day from Saturday to Sunday. The Faith Explained 3rd Edition, page 246. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. Pag-apat, ang salitang Lord's Day ay galing sa original Greek na Koryakos Hemera ayon sa Strong Concordance na ang kahulugan nito belonging to the Lord. At ang araw na belong to the Lord ay walang iba kundi ang seventh day of its week. Exodus 20 verses 8 to 10, the seventh mula Genesis hanggang Revelation na sinabi ng Diyos mismo na ang Sunday ay belong to the Lord. Wala. Kami bibilong ang Sunday. Ayan lang. Magdala natin yung tuntuloy. Ano man yung explanation mo? Ito na lang. Magbigay na lang tayo ng rebuttal dito. Ano? Para alam-alam po sa mga lahat ng mga nanonood sa ating live ngayong gabi. Ah? Pag sinabi na Sunday is not belonging to the Lord, then, ang tanong, bakit si Kristo nabuhay sa araw mismo ng Linggo? So belonging to the Lord yan. Kaya alam ba ninyo, wala ni kahit isang Seventh Day Adventist na nakapagsagot nito. Ayan o, babasahin ko ang Holy Bible na may logong Seventh Day Adventist. New King James Version. Ayan o, sa Psalms chapter 118 verse 24. Ano sabi dito? Sabi lang, mayroon nang mag-reply sa ating ano, live, ano? Bro, Gaps, saksi ang galing mo eh. Kasi ang galing mo, Bible at saka sa history. Ano ba ang ibig sabihin nito, Bro Gaps, na nakalagay sa Revelation? Sino ang tinutukoy dito na... Wag lang yan, sir. Hindi ko nang muna sasagutin yan. Alayo sa usapan natin. Parang nililito nyo kami. Dinadaan nyo kami sa pasikot-sikot eh. We're talking here about Revelation on the Jews. Kaya wag mong i-introduce sa'yo yung 13, 11 to 18. Malayo sa usapan natin yan.
Sa susunod na lang yan, ano? So, ayan, oh. Babasahin natin to, ha. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ang tanong, anong araw ito na kailangan nating mag-rejoice? Ha? Anong araw itong ginawa ng Diyos na kailangan nating mag-rejoice? This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Araw ba ito ng Saturday? Na si Kristo nakahimlay din sa libingan? O araw ng Sunday? Mag-rejoice tayo dahil sa pinabuhay maguli. Ha? Straight to the point! Live! Ha? Ito! Aba nyo! Sabi pa ng mga ngaral ng Seventh Adventist, hindi man yan pinangalanan dyan, brabe, kaya huwag mo pangalanan. Kaya nga, anong araw yan? Hindi binanggit. Kaya tinatanong ko kayo, anong araw ang mababasa natin dyan? Yung kanina ba bilang yung Sunday? Bilang ba ng demonyo? Mas bilang pa ang Saturday sa demonyo? Ayan o, itong si Ralph Luchabis na mimiki na lang ng dokumento. Yan. Ginamit niya sa debate ni Bradyando, pinutol pa. Ang Collier's Encyclopedia, volume 20. O, ito. Magbasa tayo. Kasi meron siya ang binasa regarding Sabat. Kung meron ba dito ang Sabat. O, ito, Saturday. Sa pahina 449. Anong banggit? Ito lang binasa ni, kung ano, ni tawag mo ito na Luke Chavez, oh. The Jews also associated their day of association from Tuel or Sabbath, which, ito lang, oh. The Jewish Sabbath, however, was counted as the seventh day of the week because according to biblical tradition, it was on this day that the Lord rested. On the six days of labor of the creation. Nakita nyo? Ayan ang binasa niya. Hindi niya tinuloy ang pagbasa. Sino ba itong kwan? Si Monax Dagomel. Kung hindi daw sibo sa Greek, pasabot, bugos na. May pag-Greek-Greek ka pa? Hindi mo nga alam. May original ba kayong manuscript sa Grigo? Wala naman siguro, di ba? Kaya lang kayong, ito ba yung mga style nyo? Ha? Ito ba yung mga style nyo pag maipit kayo, ipupunta nyo kami sa Grigo? Hanapan ko kayo ng original na kontak sa Grigo, meron kayo? Wala kayong Biblia Grigo, di ba? Mabuti pa, ayan o, meron ako sa likod o. Original Greek yan. At sa kayo bro. Old and New Testament. O ito, magbasa tayo. Saturday, the seventh day of the week, corresponding the Roman Dies Saturni, or day of Saturn, the Roman God of Agriculture. Diyos, galing pala sa Diyos Diyos sa mitali. E di, hindi ito bilang ng God. Ha? Sige, limang patunay niya, lima lang, kontra sa walo, walo ba ito o pito? Sige, ebidensya? Ayan, basahin ko, unang translation ha, magbasa tayo, meron naman ako mga Bisayan translation, pero tatranslate na natin ito sa Tagalog. Unang Biblia, The Message Bible, ito ha. Protestant edition, meron dito, meron naman Catholic edition. Ang binasa ko, Catholic Ecumenical edition. Pero ang talaga is itong The Message Bible, Protestant ito. Ito ba, magbasa tayo. Ayan. Revelation, Uno Diyos. Ano ang sinabi sa Biblia? Ayan o. It was
Sunday, and I was in the spirit field. Sunday yung nababasa. Meron. May mga biblical scholar bang supportive sa Sunday? Yes. Pagbasa tayo mamaya. Hahanapan ko ito si Dan Maasi ng biblical scholar na nagsasabing revelation knowledges Saturday. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Oh. Ito ha. Magbasa pa tayo ulit ng mga translation sa Biblia. Tignan natin to. Ayan ha. Unang binasa natin is tawag nito The Message Bible. Unang version yan ha. Sa kanya lumalab. Hindi pa version Biblia ang ginamit niya. Mga sariling pag-uunawa, kutod pa siya ng librong katoliko, kung ako sa inyo, magkatoliko na lang. Ah, yan yung una ha. The Message Bible. Pangalawa, itong Biblia Revelada, Nuevo Testamento Explicado. Portuguese Bible po ito. Oh, Portuguese Bible ha. Hindi naman na, kuhan, hindi naman binanggit dito na Sunday. But ito yung nakasulat sa Apokalipsis, all of yes. Estev, M. Espiritu Nodia, Dominical. Ano itong Dominical? Mr. Dan Maasib, Saturday ba itong Dominical? Ha? Straight to the point. Live. Oh, gumising ka na. Ayan o, pangalawang translation na. Oh, pangalawang translation ito. Pangatlong translation. Ha? Pangatlong translation. Meron ako El Nuevo Testamento na Chabacano. Ito po yung lingwaho ng mga San Bunga City. Gandang gabi. Shout out Tagalog Takaon. From Brother Mamaluto Gumiparan. Pangatlong translation. Una, ginamit ko ang The Message Bible. Sunday talagang mababasa. Pangalawa, ginamit ko ang tinawag nito na Portuguese translation. Dominical yung mababasa natin. Pangatlo ito. Ang El Nuevo Testamento na Chabacano. Ilang Bible scholar at ilang translation ng Biblia ang nagsasabing sa Tugdo? Zero as in zero. Ito, basahin natin to. Revelation Ono, Diyos. Aquel día domingo, cuando ya cuida yo controlado del espíritu atrás de mayo. Yeah, mahaba ito. Yan ang lang pinakapunto. Aquel día domingo. Holy Scripture, ha? El Nuevo Testamento na Chabacano. Pangatlong translation. Yarabirasa ko. Pangapat. Walang mababasa ang Sunday, pero tignan nyo ang nakasulat sa The Boys Bible na hubad, no? Na salib. Hubad. Iba kasi ang hubad pag sa Tagalog. Hubad is parang nakahubad lahat. Salim po sa Protestante pa rin. Ang mababasa, walang Sunday, but ganito yung binasa, mabasa natin. I was in the spirit on the Lord's Day, the first day of the week. Dan, gumising ka naman. Ayan o. Oh, pangapat ito ha. Yung The Message Bible, Portuguese Bible, The El Nuevo Testament na Chabacano. Pangapat ito. Apat. Si Dan Maasin, lima lang. Apat ha. Nababasa talaga Sunday ha. Ngayon, lima. Meron ba tayong lima? Panglimang translation blog na talagang mababasa is Sunday. Yes. Pero iba na to. Bisaya na to. Pero tatagalogin na lang natin to. Ito ha. Tatranslate na lang natin to sa Tagalog yung ano. Ang Latina Vulgata Santos na Biblia ni Monsignor Yap na pinang kapaboritong gamitin ng mga sobalista.
Ito yung panglima. Ano ang binanggit sa kapandayagan o revelation on Moses? Sabi, nadinha ako sa Espiritu sa araw ng Domingo, sa araw na Sunday. Ayan, nasabi ni Warren Basirel, sino ba ito? Wag mo nang tumawag kasi nag-live pa ako. Pamihan mo yan, ha? Madisturbo tayo dito sa live. Sunday, ha? Panglumayan. Meron pa ba? Pananim? May translation? Ito. Ayan. Ang pulong sa Diyos, Biblia, ang salita ng Diyos sa Tagalog. Ano bang nabanggit dito sa Kwan? Meron ako translation sa mayroon ako Tagalog version, pero iba siguro yung nakasulat dito. O Bisaya yun eh. Ayan o. Tawag o Nudges. Kwan. Araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Lord's Day. Okay. Dito tayo sa Bisaya translation. Ayan. Bisaya tayo, ha? Ang pulong sa Diyos. Ayan. Yung mga Bisaya, magkakarulit dito. Tignan natin ito, ha? Sa araw ng Linggo. Sa adlaw ng Domingo. Ayan, o. Araw ng Linggo. So, ano mo? God, binasa natin the message sa Bible. Una, pangalawa, yung Portuguese Biblia. Pangatlo, yung tawag nitong El Nuevo Testamento. Pangapat, itong The Voice Bible. Panglima, itong Latina Vulgata. Panganim, itong pulong sa Diyos. Pangpito, ang pulong sa Diyos, bagong kasabutan. Ayan, magbasa tayo. Yan o, pinadayag, agipadayag, uno Diyos. Basahin natin to. Sa adlaw na Domingo, gigaman ako sa Espiritu Santo. Araw ng Linggo. Biblia ito. Pagpito na ito, ha? Correct word from Rome. Pagpito ang translation. Sa kanya, luma lang. Meron pa ba? Kung akong babasahin dito. May isang translation pa na Sunday talaga ang mababasa natin. Asa na ba yan? Nalimutan kong... Ito. Ito, ha? At saka magbasa tayo ng translation para please itong the clue words sa mga 70 Adventists na gawa ni Jack A. Blanco sa mga former din mga kwan. Ito, banal na Biblia, salin po ito ni Monsignor Jose C. Abriol. Ito ang pinakaunang Tagalog na Biblia na salin sa buong Pinas. The first Tagalog Bible printed by the Catholic Church. Ito. Ang sabi, magbasa tayo. Revelation, payag uno Diyos. Sinabi ganito, isang araw ng Linggo, sumadyo sa aking diwa at marunig ko sa likuran ng isang nakas na tilog na waring isang pakakak sa araw ng Linggo. Kaya ang binanggit ko sa inyo kanina na magbasa tayo ng The Clear Word Translation, ang mababasa natin dito ay ganito ang banggit. Ilan ko ito sa The Clear Word Bible, ha? Translation. Revelation, Onoges. Mukha yata namamahimik ko yung mga 7th Adventist dito pagka ganitong usapin. Ayan. On the Sabbath of the Lord, I went to the island Rocky Shore to worship. Sabbath, ha? So, Sunday pala, Sabbath. Sunday pala, Sabbath.
At marami akong ebidensya. References, ayan o. Yung mga diksyonaryo, mabibigat na diksyonaryo to. Na nagsasabi na Sunday, Sabat, friendly. Isyo dito, kung Sunday ba, Sabat. Ang isyo dito, ang revelasyon o na Diyos ay talagang Sunday ba? Binasa natin, 7 translation o 8. The Message Bible, ang salita ng Diyos, the Portuguese Bible, yung tinatawag na Chabacano, mayroon po Latina Vulgata, mayroon pang The Voice Bible, mayroon pang ang pulong sa Diyos bagong kasabutan. Di ba? Now, ito. Magbasa tayo ulit ng footnote sa Biblia. Ayan ang footnote sa Biblia. Oh. Sa Revelation o no Jews. Oh, sorry, footnote eh. Dapat maniniwala kayo. Kuha kayo ng kuha ng mga footnote kasi pumapabor lang sa inyo. Pag hindi na pumapabor sa inyo, sasabihin ng Bugos Translation. Ano ang nakasulat sa Revelation o no Jews regarding sa ano ang footnote nito? Ano ang footnote nito? Sandali lang. Mahaba itong payag ni Don Maasin. Tataposin natin ito. Ayan o. Magbasa tayo. Yan. John had a vision on the Lord's Day. That is on Sunday or the day of the resurrection. Still ang klaro ka. Sunday. Putot yan ha. Meron pa. Ayan o. Footnote pa rin. Maraming mga Biblia na may footnote dito. Iisa-isahin ko, hindi na tayo nakuhan. Konsyong oras. Basta ang nakalagay lang sa footnote, Revelation on Jesus. Magbasa tayo ng footnote. Sa note. Total sa bagay, mahaba pa naman oras natin. Pagka ganitong usapin kasi, pagka tawag dito paggabi, hanggang alas 9 lang talaga ako ano. Ayan, yan. Basahin natin ito ah. May footnote dito. Regarding about kan Revelation on Jesus. Tignan natin ito ah. Revelation on Jesus. O Sunday ah. And the Spirit, the state of the Spirit is also the Lord's Day, Sunday. Ayan oh. Ang ginamit natin, New Testament, St. Joseph Edition pa rin. Biblia ito eh. Sige. Meron ka ba may submit na biblical scholar o mga Bible scholar galing, hindi naman, katulog ko yan, normal, pumapanig yan eh. O yan oh. Basahin natin to. Ayan. See? Kasi sabi niya eh, Revelation on Jesus, hindi Sunday. Sa susunod, pag-uusapan natin yan ha. Ang Sunday ba talaga ang Sabat? Babasahin natin to. Yung makasulat sa Revelation on Jesus. Ayan. Mayroon tayong ebidensya. The Lord's Day. Ang ginamit natin, Halos Bible Handbook of Protestant ni Dr. Henry H. Halle. Dr. Henry H. Halle. Sabi niya, the Lord's Day revelation on Jesus evidently was the first day of the week. Acts chapter 20 verse 71, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. So, the first day of the week. Oh, Bible scholar eh. Hindi kagaya nito si Dan Maase na hinanapan ng isa sa mga Bible scholar natin ng credibility or tawag nito yung certificate sa po may authorization na mag-translate sa Biblia. Wala namang naibigay. Ha? Oh, no. Kaya naman. Sino ba itong nagkuhan?
I-accept mo. Wawat. Putol. Ayaw sabi. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi, bro. Religion mo at pangalan mo. Isde ako, bro. Isde. Isde. Anong klaseng isde ka? General, local? General, bro. General. General. So, anong kansyo natin, sir? Pwede maghat ay Tagalog. Pwede maghalong Bisaya o Bigano ako kumakaatman sa Tagalog. Mag-Bisaya ka, sir. Sige. May tanong lang ako, bro. Anong tanong mo? Doon sa mga apostol na ako magtanong. Sa mga apostol ka magtanong? Sinabi mo sa apostol ka magtanong? Diyan ako pupuha muna sa... Sir, klaruhin mo, sir. Klaruhin nga lang, sir. Kaya sa apostolos ka nangutama, sir. Listen kayo pangutama na totoo apostolos. Nangamatay naman to. Tanong nito sa langit. Okay, bro. Una ko tanong, bro. May mabasa ka ba sa Bible na inakusahan ang mga apostol sa, na nilabag nila ang araw ng Sabat sa mga Hudyo na nilabag nila ang araw ng Sabat? May mababasa ba na inakusahan ang mga apostol na nilabag nila ang araw ng Sabat? Wala ba yung tanong mo? So possible, sir. Ang tanong mo kasi, sir, is, sandali lang ha, kukuha muna ako ng Biblia, sir. Saan ba yung Biblia natin dito, yung kwan? Yung King James na Tagalog translation. Wala, sir, ha? Sandali lang, sir. Hanapin ko muna itong Biblia ang Tagalog na King James dito. Sandali lang. Kasi ang topic natin ngayon, sir, is all about revelation of no Diyos, kung ito ba ay sandi o hindi. So bigla ka na lang napatanong kung mayroon bang binanggit sa Biblia na ang mga apostolos ni Kristo ay sinira ang araw ng Sabat. Ganon ba yung concern mo? Hindi, yung inakusahan sila sa mga Pariseo or Saduceo ba na nilabag nila ang araw ng Sabat? Meron, sir. Meron. Saan mababasa, bro? Sandali lang, sir. Hanapin ko muna itong Biblia ng King James. Ito. Ito pala. St. Mark chapter 2. Basahin natin ito, ha. Sandali lang. Sino pa tanong ka, eh? So, sasagutin ko yung tanong mo. St. Mark chapter 2. King James version to ang babasahin natin. Meron naman magandang balita, pero sa King James muna tayo magbasa para hindi naman masyadong bias. Ayan. Madali lang, sira. 20 city. Hanapin ko muna itong ano, sir. Yung sa Biblia. Yung talagang cancer, yung nilabag talaga ng mga apostoles ni Kristo ang araw ng Sabat. Ayan, sir. At 23. At nangyari na St. Mark chapter 2 verse 23. At nangyari na nagdaan siya sa mga bukiran ng trigo ng araw ng Sabat. At ang mga alagad niya samantalang nagsisilakad ay nagpasimulang nagsikitil ng mga uhay. 24. At sinabi sa kaniya ng mga Pariseo, narito, bakit ginagawa nila sa araw ng Sabat ang hindi matuwid?
O yan o. Nakalapas. Le bro. Bro. Hmm. Bisaya ta, Bisaya. Bisaya. Ko, bro. Bisaya, Bisaya. Ang tanong ko, sa panahon na ng mga apostol, yung wala na si Kristo na nasa langit na pa siya. Eh, diba sabi mo, panahon ng mga apostol. Sa panahon ng mga apostol na wala na si Jesus, di na nila kasama. So, may nabasa ka ba na? Adara sir, Bisaya una ko sir, kung mura galisod mga sir. Ada, ano to? Oh, sige. Si San Pablo. Ay, ta San Pablo. Yeah. Pilipos 3:5. Kay gituli ako sa nag-edad pa lang ako og usa ka sinana. Inawa. Natawo ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin ug lumad gayod nga Hebreo. Dahil sa pagtuman sa balaod sa mga Hebreo, Parisiyo ako. Ana? Balaod sa mga Hebreo itong mapahulay Sabado. Tama na, pila nila. O, hilabihan ang akong kamadasigon. Giletos ko gani ang simbahan, ang iglesia. Kung ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, wala ikasalikway ka na ko. Tanawa na. Ningan siya sa 7. Apan kadtong tanan na kami adto, giisip kong bililhon. Karon, giisip ko nga walay bili tungod kang Kristo. At so, o bili kay kanara, kundi ni giisip ko nga ang tanan nga walay bili nga adto sa kahibalo bahay ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kay kabilin o tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kung basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Ah, di basura naman galing sir. Labaw pa si Saway na. Dile bro, huwag niyo makuha akong punto bro. Ang akong punto bang may mabasa ba sa Bible na akusahan ang mga apostol sa mga Sadoseo, mga Pareseo nga gilabag nila ang Sabat sa ilahan ng panahon wala ano si Kristo. Letra per letra, sir. Kung nangita kong panahon ng mga apostolis, wala. Kay makita niya nagipagkasabaan. Pero, may senaryo sa Biblia gihipos sa mga sabadista ang mga bugoy na nagyampungat dito sa kadalanan aron samukon silang San Pablo. Kaya nga naman, ilagi kadawat ang mga Pareseo, mga Hudyo, ng Kristo, iwalong San Pablo. Ngayon si San Pablo na mismo, ha? Di basura na niya ang tanan. So apil itong pahulay sa mga Hudyo sa Bado. Mabito kung imong tanaw na senaryo sa Biblia, sir, si Kristo, di bungkag yan adlaw sa Bado, bungkag paskan niya ni sir. Sige. Eh bro, ang kwanda bro, kayo naman tayo mabasa niya ang giakusahan sila sa mga Sadoseo o sa mga Pareseo. Isunod pa gin nila ang adlaw ng Sabat. Ibawalan lang sila sa pagwali sa mayong balita kay Jesus. Dili kay sa Sabat na sila bro, tinuod man yung giingon ninyong gisunod ang Sabat. Ah, pamina na. Oh, gisunod ang Sabat. Tinuod man yung giingon na gisunod ang Sabat. Kung ito'y problema, ana. Question. Kung saan man na Sabat ang ilang gisunod? Sa Bader o Gapon? Oh, no. Inyo. Kung atong tanawan ng Hebrewanon, Kapitulo 9, Kapitulo 4, Versikulo 8, kay kung si Jesus nakahatag pagpahulay, adlaw kapahulayan sa Dios. Ang Dios dili naunta mag-discut og laing adlaw. Malang kung ano ang talaon sa Naybe, besa nagpabilin kang naay adlaw igpapahulay. Wala na mawala. Pero laing na nga adlaw. Kuha, wa. Bro, sir, atong topic bro, gipadayag uno Diyos, Sunday bagina, Domingo bagina, o dili, kanala sa atong isyo. Wala na talag isyo din niya kung binapas ba rin sa mga apostolos. Layo na pala kayong istorya ha, that's another version of story. Okay, pero inumduman na to bro, nga si Jesus gipatay sa mga Hudyo tungod sa paglabag niya sa balaod. Nga, ah, tanawa na di ay. Kung gilapag pa na sa mga apostol na, gipatay po sila, gilapag.
Sa po tayo sa cross kung gilabag na nila, buhay na sa isa. Ay, gansang nanggaling si Kwan? Gansang nanggaling si Chan Pedro ni Nero? Diba? So, ito na po pangutan na bro. Ato na na po. Ato na biyari. Oh, Brad! Anong gilutos man ang mga... Biyari lang nato na bro. Akong pangutan na kanina ka. Anong gilutos man ang mga apostolos sa mga Hudyo kung wala sila mag... Kaming tawag aning ang gilabag, aning balaod sa Subado? Yeah bro, piyata yeah. Na bro, naayon ko yung next question bro. Asa ka din lang, kuhan lang natin ako ha, kaming confirmation. Anong gilutos man itong mga apostolos sa mga Hudyo kung wala nila gilabag ang Sabat? Gilutos sila bro sa pagwali nila sa mayong balita tungkol kang Jesus, dili sa sila gilutos sa paglabag nila sa balaod. Sigurado ka? Gilabag pa nilang balaod bro, dugeras lang yung lansag po sa cross. Anong gilansang nabuto sa San Pedro? Dahil anong gilansang nabuto sa San Pedro? So may reason na to? Kaya gibawalan nga sila sa pagwali sa kwan Jesus. Bahan na natin na, sige. Bahan na natin na. Lawi kay ka, gama-gama na kagtubag. Lawi pangutan na. Wala yung pangutan na bro. Gama-gama ang kagtubag. Sa Jerusalem bro, sa wapa mga mada ang ministeryo sa Roma. Unsay pangaan sa iglesia sa Jerusalem? Iglesia sa huna-huna o sa kasing-kasing ni Kristo, Katoliko ng nindaan. Pero wala pa na Katoliko sa nagnalan ngayon, Holy Catholic Apostolic ha. Kaya wala pa na i-claim diyan na kami ang tinuod. Kami ang mo ani. Sabi ni Asimbahan Katoliko, pinaadyos konsilyo sa Vatikano, ihatag opisyal pangalan anak kay nga naman in the first place naghan kayo nga claim nga kami Catholic, kami Apostolic Catholic. Sus, ginawa ko Brabas, Pilipinas, Pertudugana. Pero sir, wala ta mag-isgot ang ngalan sa simbahan o sa tinuod simbahan kay ato naging focus Revelation on Jesus, akong pamatudan Domingo, wala ta focus sa akin, abot na tayo ng buga aning sa simbahan na diya. Domingo sa Sabado mo yapon na bro. Kalayo kay Alan. Buta na rin kagalan sa simbahan. Sa ginganlan ba ito sa panahon ni Cruz? Layo na magwala. Maabot na mo yapon ta na bro. Adi, pukos sa ta sa Revelasyon. O no, Diyos. Diya, lagi kita pukos. Maabot kaya ito bro. Kanang Lords di ba? Nag-iingon ba? Domingo ba na? Kano ba yung pangitana? Di ka. O sa ngalan na ito. Ginganlan na ba itong Katoliko? Ay, wala layo kayo na si Sir. Atul kayo, subayon bro. Kung nabagin na ang inyo ang Domingo. Domingos tama ni mga apostoles. Oso. Dile, bro. De, bro. Ako pa natana. Dile, Domingos tama ni mga apostoles. Nga nung naingon si San Pablo, Buhat 20, verse 7, we met on Sunday to celebrate Master Supper. We met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Kano mo na? Unya, Buhat, Kapitulo 20, versikulo 19, tigong sila adlang Domingo. Ano mo na? Domingista. Ano yung Sabadista? Kung Sabadista pa, tigong mo, Sabado. Dile, bro. Kay, ato ay sabar, well, ang katumang pagtigong nila, bro, alam mo, katong inyong giingon nga pagsimba, bro, siyempre, katong pag siyempre, katong pagsimba nila kang Jesus, simba kasi sila, kinakita mo lang Ginoo, alang-alang di ka musimba ito nga, nakita mo Ginoo. Naramanday na. Sa kusang adlawan, makita ni mo Ginoo, musimba ka. Oo. Oh. Nahinunggan sila ng simba itong Domingo, kaya ito kinakita nilang Ginoo. Sa ato pa di ay, kamo, kay wala man yung simbahan Ginoo sa adlang Domingo, wapong mukita si Ginoo ani. Bro, madayon sa pangutana, bro. Abot ito sa Revelation on Jesus, ay natagambak-ambak ang naang tawag ano ni ang sa ngalan at ang sumahan ng itukod katubang mga apostolos Domingista batong Sabadista di nga isyo nato ito ba ang Revelation on Jesus kung unsang adlaw ang Lord's Day akong di po Domingo na libasa kong mga walo ba na katranslasyon sa Biblia na Domingo di mabasa.
Napagalit ko yung mga Bible scholar dito. Dapat niyara ka makapokus. Ah, pangabot ng simbahan, tukod Kristo sa mantog. Ingan lang pa ba ito? Wah, ang lana ka ito. May mga ginapitayan tayo. Ang inyong nabukais yung apostolic succession mula nga ito. Ah, wala. Dili man taga-isyo. Wala man taga-isyo apostolic succession dito, sir. Kahit mag-isyo pa taga-apostolic succession, saktuan ko na. Pero atong, sige rin magagatapik yung mga ito ni Agyo, no? About anong apostolic succession. Eh, dapat ito ka nang itana. Isod ka dito ba? About mo sa ito, revelation only Diyos. Para dili malaksaw na itong topic, about rin tayo ni ha? Kung wala na kayo kapangutana, ana, about ipasabot, muungo na baka nga ang revelation only Diyos Domingo. Tuman. Shhh. Oh. Lodo? Bro, kung napain tawag. Tawag. Ah. Ay, nawag. Ito na nawag mo. Sa loading? Ah, niya. Pulatan sa kanak ko na yung panawag-panawag ha. Kay Kwan. Straight to the point, live on the spot, on the spot. Anak niya. So dyan po ay tawag mo to. Oh, kung ano-ano na yung mga pa-intro-intro ng mga Seventh Adventist Church, ha? On the spot, on the spot. So, ibig sabihin, wala na siya. Hindi pala siya tutol. Sa ngayon pala siya. No, hindi pala siya tutol. Sa ngayon pala siya na ano ay ang revelation or Moses or something. Hindi naman siya nagtanong, diba? Kung nagtanong lang siya yung mga ibang issue, walayo na yan, ano? So dyan, dadaan na asin. Meron pa, ha? Marami pa kong references dito na talaga ang Sunday is Sabbat. At yung revelation or Moses Sunday talaga. Baka ikan. Ito. Magbasa tayo ng ibang ebidensya. Yung Bible, Smith's Bible's Dictionary. Tingnan natin itong The Lord's Day dito. Lord's Day, ha? Hanapin natin itong Lord's Day. Ayan, yan, ha? Lord's Day. Kiriyaki Nira. Revelation on the Jews. Only the weekly festival of the Lord's Resurrection and identified with the first day of the week or Sunday. Ano? Dan, Protestante ito, Dan. Hindi Katoliko. Baka sabihin mo, normal, Katoliko, pabaw yan sa inyo. Ayan. Ha? Meron akong nabasa, ha? Na talagang sa Smith's Bible Dictionary, bukas na lang natin ito i-arrange para hindi ito mahirapan. Meron pa ba? Yung mga hidden talaga sa sinasabi dito, yung binasa natin, Bible's Companion. Ayan yung Bible's Companion, ha? Sunday, have a good day. Made for humanity, Jesus the Lord of the Sabbath, the Lord's Day, the Day of Rest. Ayan o, wala naman to, wala naman, kung yan, yung bisita natin, parang wala siya. Hindi muna natin yung papapasukin, i-remove natin yan. Wala naman kung, hindi naman siya, kung dito, layo naman tanong niya. Yan ha. Ebidensya ito na ito. Ngayon, provide kayo ng translation sa Biblia na may mababasan sa turbo. Provide, wag yung mga sariling unawa lang ninyo. Ano, layo yan. Provide kayo. Diba? I-provide nyo. Ngayon, natawag nito. Marami akong ibig bukas, pag-uusapan natin yung bukas, yung Sunday Sabbath. Ayan o, may mga evidences po ako marami. Saan yung sinasabi ni Damas?
Mahaba ito eh. Ayan o. Mahaba ito nga kuha ni Dan Mahasin eh. Live. Ayan o. Ito. Play natin to. Tuloy natin to. Ungalo. Ikalima at ang pinakamatibay na ebidensya. Ang nagsulat ng Revelation ay si Apostol Juan. At ang Lord's Day na kilala ni Juan sa kapanahon ng siya'y nabubuhay pa ay walang iba kundi ang araw na Sabat na siyang Saturday. The Bible story simply told by Reverend Richard Biron, OSB, with application in daily living by Reverend Alexander Jones, STL, SSL, Volume 1, The Catholic Press Incorporation. Jesus and his disciples now entered Capernaum, and on the Lord's Day, Jesus galing sa Mark chapter 1 verse 21 na kung saan si Kristo at ang kanyang mga alagad kasama si Juan na kalaunan ay sumulat ng aklat ng Revelation ay pumunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating tandaan, kailanman ang katotohanan ay hindi madadaig ng kasinungalingan. Ayan. Kung bakit dyan sa San Lucas 4:16, bakit hindi sumasama ang mga apostoles ni Kristo nung pumasok si Kristo sa sinagoga? Dan? Oh no! Bakit hindi, Dan? Ano ba sa tingin mo, Dan? Sa San Juan, ang San Author ng Revelation, tama yan. But they are the priest of the Catholic Church. Mga pari po sila, hindi mga pastor. Apostolos si Kristo nga, di ba? Si Kristo po yung pari normal. Ngayon mga taga-sunod ni pari din. Hindi ano? Hindi mga pastor. No, naku, si Damasin talaga. Ano ba? Nag-aaral ba ito? O sarili lamang ang kanyang kwan? Ang kanyang pag-uunawa? Oh, Dan! Ano ba ito, Dan? Sa Biblia kasi, meron tayong nababasa na translation na nagsasabi, Lord's Day, Sunday. Lahat na palitra yan, ha? Ngayon, ang challenge ko ito si Dan Mahasin, i-provide niya ang translation, isa lang, na nagsasabi, on the Spirit of the Lord's Day, tinanggal yung Lord's Day, Sabado ang nakalagay. Kapag hindi siya nakaprovide, talagang wala naman, Bible scholar, kahit hindi protestante, na nagsasabi sa Saturday, ang nakasulat, Saturday, ang Revelation o ni Diyos. Kung wala siyang maipakitang Bible scholar, ibig sabihin, panalo pa rin tayo sa argumento nito. Straight to the point, live, on the spot, on the spot. Ha? Panalo pa rin tayo sa argumento natin. At sabi pa niya, ha? Siya mismong nagsabi. Nang Sabat. Mga kapatid at mga kaibigan, dapat nating tandaan. Ano sabi niya? Kailanman ang katotohanan ay hindi madadaig ng kasinungalingan. Nakita niyo? Kanya ay sariling pag-una, fiction. You know what is fiction means? It only exists in the mind, but not in reality. That is fiction. Ha? That is fiction. Kung bagay sa Bible scholar po ito, ang kanilang pag-uunawa is accommodated sins. Yung pag-uunawa nila sa Biblia. What is accommodated sins? Yun ang what is accommodated sins? Yung ikaw ang gumawa sa doktrina mo, ini-influensya mo yung Biblia. Hindi ang Biblia na-influensya sa doktrina mo. And that is accommodated sins. Ay, naku, Dan, Mahasin, patawa ito. Ha? Patawa ito si Dan Mahasin.
Ito. Biblia, gusto mo? Ayan o. Alam ba ninyo? Si Mr. Alvin Sanchez naghahamon sa nang debate. Walang, kung ha? Walang references. Patutunayan ko na ang revelasyon ng Diyos ay sandi. Bisaya yun. Ang nangyari ni tawag nitong Alvin Sanchez nataranta sa debate, hindi niya alam. Kasi sabi niya, walang referensya ha? Oh! Hindi niya alam, may mga translation pala ko sa Biblia. Aba! Sinabi niya lang niya, bugos ang translation mo. Oh no! Ang bugos. May ibininsa ba kayo? Ha? Meron ba kayong ibininsa? Galing mismo sa publisher na sila po ay nagpublish na bugos? Bida. Ha? Meron? Yeah, wala. Sabi niyo lang, ah, wala sa Greek kasi kapag wala sa Greek, magbubos na kagad. Bakit? Yung King James Version niyo ba? Na ginagamit niyo? Hangot ba yan sa King James Version? Ha? Diba sinabi niyo na King James Version ay malapit sa original na transition. Oh, no. Malapit lang pala. Hindi yan ang original. Kung gusto niyo ng original talaga na ayong Biblia na translate talaga from Latin Vulgate, kasi ang Latin Vulgate po galing po yan sa Greek. O ito po, Douay-Rheim version na Biblia. Sira na ito. Galing palabas bansa ito. Douay version translated from Latin Vulgate. Hindi pumasa yung King James. Oh, alam ba niyong sagot tinaig kanila? Bakit tinawag na King James Version? Ah, siyempre. Kasi nandiyan si King at nandiyan si James. Tawa ito na si Kwan. Ha? Ay, sana pala. Hala. Nakalimutan ko, no? Ma... Sandali lang, ha? Sandali lang. Meron pala akong debate ngayon, di ko alam. Naglalive ako. Ay, nako si Kuang. Alam mo, itong chinat ni... Nalimutan ko, abay ba yan? Ha? Nalimutan ko tuloy itong debate. Meron pala kaming debate, di ko alam ha. Baka'y bukas siguro. Eh, mumug ko na lang yan. Busy talaga ko. Mumug ko na lang yan ha. Hindi ko pala alam. Meron pala akong debate. Ngayon ba ay bukas? Di ko alam yung game schedule. Ah, sandali lang ha. Marbilito ba yan? Sandali lang ha. Marbilito. Ay, nako. Nakalimutan ko pala. Mayroon pala kong debate. Ay, ito. Hanapin ko muna itong siya. Hindi ko nalimalawan ha. Hindi kasi siya nag- lagay ng kwan, sinasabi niya gagawa daw siya ng ano ng tawag dito yung tarpaulin sa debate namin. Ay nako, nakalimutan ko pala. Ngayon ba yan? O bukas? Hindi naman siya nagchat sa akin at wala namang link. Baka bukas siguro, wala namang link sa kam. Ano ito? Sige lang nga. Nako, nalimutan ko talaga. Sino yung pangalan ng kwan? Isa, sa benta-benta siya na nag-hamon sa akin ng debate. Dati pa yan, ha? Si kwan. Nako. Buti na lang kung bukas, baka bukas yan. Hindi bukas. Ano?
Pagpaliban na lang mga atid. Marami akong ano, marami akong activities pag lumitong kwan. Pizza Tris, punta ko sa ano. Wala pala ito yung kalendaryo sa gilid. Kinuha ko na. Nagbago kasi yung ano natin. Sabali lang ha. Magbasa mo na ako ng list. Nalimutan ko. Meron pala akong debate. Yung patutunayan ko na si Santa Maria ay ina sa pagkadus ni Kristo. Hello. Sandali. Labing kasi yung Facebook ko eh. Yung nga minsan ganito mo lang. Okay. Ano na? Hindi nag-visit din sa ano? Nakalimukas siguro ito. Kasi alam nyo, pagka kuhan eh. Siguro after sa kuhan, hindi na tayo masyadong busy. Okay naman pagka ganito. Nakakasawa kasi eh. Alam nyo. Nakakasawa kasi pag-debate, pag-apuro na lang sa buntas-buntas. Wala na bang ibang religion? Ang ibang religion naman para exciting tayo. Ano ito eh, nakakasawa, puro naman 7-10 wala eh, puro 7-10, paano ito? Napin ko muna si Kwan. Morbilito ba yan? Yung isang mataba, taba ba yan? Yung 7-10 na may, minsan may pagka, ay ano, si Narbay, ang luto Narbay. Active one hour. Ah, bukas pa siguro ito. Oh. Alas 8. Hindi kasi niya ano, i-fix yung ano. Yung bet. At, buti na lang, nag-kuhan tayo sa debate. Meron pala akong debate. Puna lang natin tumatuloy ito. Dalawang topic. Kanto, last week of December. Personal po ito ha, in the spot, yung face-to-face talaga. Ang tawag nito, ay sandali lang ha, wala akong kabanin tayo dahil na bilhin tayo debate yan eh. Tanahan sa natin ha, problem. Debate talaga sa mga kuhan ali sige ugma bro alas 8 sa gabi eh ugma kamusaan ang nagbitsap. Awa, ano? Karoon ba yung tato? Doon ni Kwan. Nawag siya na ako platform sa mga Kwan ano? Sa mga atapan ng Domingo. Tuesday. So, maon yung final bo, next week. Tuesday. November 28. Ano tayo ngayon? Tuesday pa. Number 28. Bukas. Sige. Bukas pa lang. Sige. Antayin na lang natin to, ha? Bukas. Pag-inutan ko. Schedule sa debate. Iba na. Wala tayo sapat na oras hanggang sa susunod ng ulo. Ito yung kabrado din ka pong magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating live edition. Ito po sa Straight to the Point. Hanggang sa susunod muli, maging at pagkawa lagi. Inamin ni Patrice, si Pili, Espiritu Santo. Amen.